Magandang araw mga bata. Sino sa inyo ang mahilig kumain ng pinya? Saan kaya nagmula ang pinya? Bakit kaya ito ay may maraming mata? Marahil, ilan sa atin ay hindi alam kung saan ito nanggaling. Gusto niyo bang malaman kung saan nagmula ang pinya? Mayroon akong kwento kung ano ang pinagmulan ng pinya. Pero bago natin simulan ang kwento, ano-ano nga ba ang mga dapat tandaan sa pagkikinig ng kwento? Tandaan. Una, unawain ang pinakikinggan. Pangalawa, alamin ang paksa ng kwento. Pangatlo, makinig ng mabuti sa kwento. Mahusay! Atin nang simulan ang kwento. Ang pamagat ng kwento ay Ang Alamat ng Pinya. Akda ni Rotaro G. Arderolose. Noong unang panahon ay may mag-inang naninirahan sa liblib na lugar sa Laguna. Ang mag-inang si Aling Rosa at si Pinang. Si Pinang ang kaisa-isang anak ni Aling Rosa, kaya mahal niya ito. At lahat ng hilingin ni Pinang ay ibinibigay ni Aling Rosa. Wala nang mahihiling pa si Pinang sa pag-aarugang ibinibigay ng kanyang ina na si Aling Rosa. Halos lahat ng kailangan niya ay nakahanda na sa araw-araw at walang oras na hindi siya inaasikaso ni Aling Rosa. Sa mahal na mahal siya ng kanyang ina, ay minabuti nitong turuan si Pinang ng mga gawaing bahay upang bata pa lang ay matuto na siya. Ngunit, laging kinakatwiran ni Pinang na alam na niya ang mga gawaing bahay. Kaya't, pinabayaan na lang niya si Pinang. Isang araw, umuwi si Pinang galing sa palaruan at inabutan niya ang kanyang ina na naglilinis ng bahay. Pinang, anak, tulungan mo nga akong maglinis ng bahay at parang sumama ang aking katawan, sambit ni Aling Rosa. Pero inay, pagod din ako galing sa laruan. Agad na sagot ni Pinang at sabay talikod sa ina at dumiretso sa kanyang silid. Kaya wala nang nagawa si Aling Rosa kundi ipagpatuloy ang paglinis ng bahay. At si Pinang naman ay sa sobrang pagod sa paglalaro ay nakatulog na sa kanyang higaan. Nang magising si Pinang ay magtatakip silim na, kaya agad siyang lumabas ng silid upang hanapin si Aling Rosa. Ngunit wala ito sa sala, pati na rin sa kustina, kaya nagtuloy si Pinang sa silid ng kanyang ina.
Doon niya natagpuan si Aling Rosa na nakahiga sa kanyang papag. Lumapit si Pinang upang gisingin ang kanyang ina upang itanong kung ano ang kanilang hapunan. Ngunit sa pagsayad ng kanyang palad sa braso ni Aling Rosa ay bigla siyang nagulat dahil sa sobrang init ng kanyang ina. Inay! Inay! Ang sabi ni Pinang, agad naman nagising si Aling Rosa. Anak, mataas ang lagnat ko at masakit ang aking katawan. Maaari mo ba akong ipaglugaw? Sambit ni Aling Rosa. At mabilis naman sumunod si Pinang at nagsalang siya ng lugaw. Ngunit sa kanyang paglalaro ay nakalimutan niya na may lugaw siyang niluluto. Kaya nanikit ito sa palayok at nasunog. Nagpasensya na lang si Aling Rosa. Napagsilbahan naman siya kahit papano ng kanyang anak. Umabot ng matagal ang sakit ni Aling Rosa, kaya napilitan si Pinang na gumawa ng mga gawaing bahay. Isang araw sa kanyang pagluluto ay hindi niya makita ang posporo, kaya itinanong niya kay Aling Rosa kung nasaan ito. Inay, nasaan ang posporo? Sambit ni Pinang. Nang sumunod na araw naman, ay sandok naman ang kanyang hinahanap sa kanyang ina. Inay, nasaan ang sandok? At halos araw-araw ay wala siyang ginawa kundi tanungin si Aling Rosa sa mga bagay na hindi pa niya sinusubukang hanapin ng mabuti. Kaya nayamot si Aling Rosa sa kakatanong ni Pinang, kaya't nawika niya na, "Naku Pinang, sana'y magkaroon ka ng maraming mata at nang makita mo ang lahat ng mga bagay at hindi ka tanong ng tanong sa akin." Dahil alam niyang galit na ang kanyang ina, ay di na lang umimik si Pinang. At naisip din niya na may pagkakamali siya. Kaya nagpaalam na siya sa kanyang ina upang hanapin ang sandok. Inay, hahanapin ko lang po ang sandok. Sambit ni Pinang. Ngunit, kinagabihan ay tinatawag ni Aling Rosa si Pinang, ngunit walang sumasagot. Kaya napilitan siyang bumangon at naghanda ng pagkain. Pinang, anak, nasan ka na? Halika na at kakain na tayo. Nagsusumamong sambit ni Aling Rosa. Pagkaraan ng ilang araw ay magaling na si Aling Rosa. Subalit, ganun din katagal nawawala si Pinang. Kaya agad itong pumunta sa mga kalaro ni Pinang at pati sa mga kapitbahay ay ipinagtanong niya ito. Subalit, walang makapagsabi o makapagturo kung nasaan si Pinang. Nakita mo ba si Pinang? Sambit ni Aling Rosa. Hindi po, tugon naman ng bata. At malungkot siyang umuwi patungo sa kanilang tahanan.
nang matanaw niya ang isang napakagandang halaman na noon lamang niya nakita ang ganong klaseng halaman. Kaya't inalagaan niya ito ng mabuti tulad ng pag-aaruga at pag-aalaga sa kanyang anak na si Pinang. At hindi nagtagal ay lumaki ang halaman at nagbunga ito. Naikinagulat ni Aling Rosa nang makita niya ang hugis nito ay mistulang ulo ng tao na napapalibutan ng maraming mata. Biglang naalala ni Aling Rosa ang huli niyang sinambit sa kanyang anak na si Pinang na sana'y magkaroon ito ng maraming mata para makita ang kanyang mga hinahanap. At sabay ang pag-agos ng napakaraming luha sa kanyang mga mata at laking pagsisisi niya dahil sa tumalab kay Pinang ang kanyang mga winika. Kaya lalo niyang inalaga ang mabuti ang halamang ito at tinatawag niyang Pinang. At sa haba ng panahon at sa pagsalin-salin ng mga kawikaan, ito'y tinatawag na Pinya. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Magaling mga bata! Ang ating kwentong binasa ay isang halimbawa ng alamat. Ang alamat ay isang uri ng kwentong bayan at panitikan na nagsasalaysay ng mga pinagmula ng mga bagay-bagay sa daigdig. Ang isang kwento ay may iba't ibang elemento. Ito ay ang tauhan, tagpuan, at banghay. Isa-isahin natin ang mga bawat elemento ng kwento. Ang una ay ang tauhan. Tauhan. Ito ay tumutukoy sa mga panauhin sa isang kwento. Sa ating binasang alamat, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Ang mga tauhan sa alamat na ating binasa ay sina Aling Rosa at Pinang. Ang isa pang elemento ng isang kwento ay ang tagpuan. Tagpuan. Ito ay tumutukoy kung saan naganap ang isang kwento. Ano-ano ang mga tagpuan na inyong napansin sa alamat? Ating isa-isahin ang mga tagpuan sa alamat. Ang unang tagpuan ay ang bahay ni Aling Rosa. Pangalawa, kwarto ni Pinang. Pangatlo, kwarto ni Aling Rosa. Pang-apat, sampayan o bakuran. Pang-lima, kusina. At ang panghuling elemento ng isang kwento ay ang banghay. Banghay. Ito ay tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Ating ayusin sa pagkakasunod-sunod mula sa simula hanggang sa wakas ang mga pangyayaring ito. Una, nagtanong si Aling Rosa sa kaibigan ni Pinang kung nakita nito si Pinang. Pangalawa, tinuruan ni Aling Rosa si Pinang ng mga gawaing bahay. Pangatlo, natuwa si Aling Rosa sa bagong halaman
Dahil ito ay lumaki at namunga. Pang-apat, nagluto si Pinang ng lugaw dahil may sakit si Aling Rosa. Panglima, sinambit ni Aling Rosa sa kanyang anak na si Pinang na sana'y magkaroon ito ng maraming mata. Ngayon, alam nyo na ba ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari? Atin na itong ayusin. Ang unang pangyayari ay una, tinuruan ni Aling Rosa si Pinang ng mga gawain bahay. Pangalawa, nagluto si Pinang ng lugaw dahil may sakit si Aling Rosa. Pangatlo, sinambit ni Aling Rosa sa kanyang anak na si Pinang na sana'y magkaroon ito ng maraming mata. Pangapat, nagtanong si Aling Rosa sa kaibigan ni Pinang kung nakita nito si Pinang. Panglima, natuwa si Aling Rosa sa bagong halaman dahil ito ay lumaki at namunga. Magaling! Napagsunod-sunod natin ng maayos ang mga pangyayari sa kwento. Bilang pangwakas na katanungan, anong aral ang napulot ninyo sa alamat ng pinya? Tama! Ilan sa mga aral na mapupulot sa kwento ay una, para sa mga magulang, mahalin ang anak kahit na anuman ang kanyang ugali at turuan na lamang ng mabuting asal imbis na laging pagalitan. Pangalawa, huwag tayong humiling ng masama para sa isang tao dahil baka pagsisihan natin ito sa huli. Pangatlo, para sa mga anak, iwasan ang pagiging tamad at sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ng magulang. Naway marami kayong natutunan tungkol sa elemento ng kwento at naway isa-isip at isa-puso ang aral na bigay sa atin ng alamat ng pinya. Maraming salamat sa pakikinig.